So, yung sticker na to, guys, ay wag na wag yung kakalimutang kunin at idikit nyo po agad sa passport nyo. Baka mawala pa. Hi, what's up with you guys? Welcome back to my channel. Today, gusto ko lang i-share sa inyo yung about sa e-gate system dito sa Taiwan at sa atin sa Pilipinas. So, una-una pala, guys, gusto ko lang ipaalala na para po sa ating mga Philippine passport holders, hindi na po natin kailangan magsulat ng arrival card pag uuwi tayo sa Pilipinas. Ito po yun yung kulay red. Yan, hindi na po natin kailangan magsulat yan. Yan po ay para sa mga foreigners na pupunta sa Pilipinas. Pagpaalis naman po tayo ng Pilipinas, dun po natin kailangan magsulat ng departure card. Ito po yun, yung kulay green. Yan, kailangan po natin magsulat ng ganito. So, ayun guys, dumako naman tayo sa e-gate system. Sa mga e-gate po, kahit saan, bawal po yung mga naka-headphones, naka-sombrero, or mga naka-face mask. Ayan. Para po iwas abala, tanggalin nyo na po kung nakasuot kayo ng ganyan bago kayo pumasok sa e-gate. Dito po sa Taiwan, ano, matagal na yung e-gate system. Kaso, kailangan mo mag-enroll. Lalo na dun sa mga madalas bumabiyahe o lumalabas ng bansa. Para lang po ito sa mga ARC, APRC, or Taiwan passport holders. So, kami po ng asawa ko, hindi pa kami nagpapa-enroll sa e-gate. So, ito na nga guys, nung pa-uwi kami nung July sa Pilipinas, tinatry na pala nila dito sa Taiwan yung e-gate system para dun sa mga foreign passport holders kahit na hindi ka naka-enroll sa system nila. Pagpasok niya po dun sa boarding, pagkatapos sa x-ray machine, dun na mismo sa loob ng immigration, tatanungin po kayo agad kung Taiwan passport or foreign passport. So, pag Taiwan passport, diretso po kayo dun sa mga immigration officers. Tapos, pag foreign passport naman, diretso dun sa pila sa e-gate. Pagdating naman po dun sa e-gate, bubukas po ng kusa yung pinto. Pagpasok nyo po dun, ilalagay nyo yung passport nyo, fingerprint, tapos picture, yan. Medyo layuan nyo po ng konti, huwag nyo po masyado idikit yung mukha nyo dun sa screen, no? So, pagkatapos po nun, bubukas na yung kabilang pinto, pwede na po kayong pumunta sa mga boarding gates nyo. Huwag po kayong magtataka, guys, kung walang stamp yung passport nyo, kasi nakarecord na yun dun sa system nila. Kung dumaan kayo dun sa mga immigration officer, tapos walang stamp yung passport nyo, dun kayo magtaka. Yan. Sa e-gate po, wala po talaga siyang stamp. Punta naman tayo sa e-gate system sa Pilipinas. So, paano nga ba ang e-gate system sa atin? So, ito po ay nasa arrival hall. So, pagdating nyo po ng Pilipinas, paglapag ng eroplano, diretso sa immigration. Tapos, lahat po ng Philippine passport holders, diretso dun sa pila ng e-gate. Tapos, lahat naman ng mga foreign passports ay diretso dun sa immigration officers. Ano-ano nga ba ang mga kailangan pagpapasok tayo sa e-gate? So, kailangan po nating ihanda ang ating mga boarding pass at ang ating passport. Nung dumating po kami ng Pilipinas, may nag-a-assist po dun sa e-gate. Kukunin po nila yung boarding pass at saka passport nyo. Itatap nila yung barcode ng boarding pass sa scanner. Pagkatapos, yung passport naman. Tapos nun, bubukas na yung pinto, papasok po tayo dun sa pinto. Kung may dala-dala po tayong luggage, meron po dong allotted box para sa ating luggage. Tapos tatapat po tayo dun sa fingerprint at saka sa camera. Magpi-fingerprint po tayo yung index natin, tapos magpi-picture. Pagkatapos po nun, pag okay na, magi-green light po siya, tapos magbubukas yung kabilang pinto. So, yung pintuan po, guys, ay kusang magbubukas. Hindi nyo po kailangan itulak. At bawal po siyang itulak, ano? Bawal po siyang buksan. So, kusa po siyang magbubukas. Then, paglabas nyo, sa may gilid, lalabas yung sticker. Yung sticker, guys, ay wag na wag nyong kakalimutan. So, yung sticker na to, guys, ay wag na wag nyong kakalimutan kunin. At idikit nyo po agad sa passport nyo. Baka mawala pa. Parang ito na rin po yung magsisilbing stamp natin. Yan. Didikit po natin simula page 6. Kung wala na pong space sa page 6, pwede po sa page 7 hanggang sa dito, sa magkabilaan. Kung wala pong space, pwede naman. Meron po kasi kaming mga kasabay, guys, na hinahabol pa nung officer. Tinatawag kasi yung sticker nila, nakalimutan nilang kunin. Tapos, yung iba pa, nagtatanungan pa, saan daw ididikit, saan daw ididikit. So, hindi po nila narinig ng maayos yung sinasabi ng officer dun sa paglabas nyo ng e-gate, no? So, sa page 6 po ang simula. Kung wala pong space sa page 6, sa 7, sa 8, sa 9, pwede po, ayan.
So, ayun lang guys, share ko lang sa inyo. Sana po ay makatulong lalo na dun sa mga first time na travelers. Ayan. So, dito na po nagtatapos ang ating vlog for today. And sana ay nag-enjoy kayo sa panonood. Don't forget to like, comment down below, and subscribe. See you all guys in my next videos. Bye!